Para naman kay Defense Secretary Gibo Chudoro, parte ng destabilization plot ang malisyosong video. Obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na... Wala na yung basher. Oh, sarado na ba yung pinto ng bus ng mga tanga? May humabol pa na isa sa istribo nyo na paupuin na kasi siya ang pinakatanga. Oh, tangina buhay ka pa? Ha? Puta, hindi mo pala gusto, umiiyak ka? Po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Saklap, di ba? Sinasabi ng Department of National Defense na merong plano na i-destabilize ang gobyerno. Alam nyo ba ginawa nito? Tinanggalan niya ng military security si VP Sara. Di umano, tinanggalan nito ng security si VP Sara. Ano yun na under the Constitution, bawal yun. Kasi si VP Sara ay sitting Vice President elected ng taong bayan. Kaya kailangan protektahan. Entitled ang isang Vice President sa security na dapat para sa kanya. Tinanggalan nito ng security si Inday Sara. Sabi ko nga sa inyo, sa tuwing may magkakamali sa hanay natin, ang bagsak sa mga Duterte, kaya nga kami mga banatiros, ingat na ingat kami. Kasi ayaw namin na madrag or mas madali ang mga Duterte dahil sa hindi namin pag-iingat. Kaya kami nag-iingat ng sobra. Kaya nga kami pinapatawag ng mga Duterte. Kaya nga kami iniimbita ng mga Duterte may pagkakataon. Kasi alam nila na hindi kami bara-bara pag bumitaw. Kawawa si Inday pag may nangyaring masama sa kanya, wala siyang security na mga militar. Hindi ko ma-confirm pero sila Aluna na nagsasabi nun eh. Oo, so kung totoo yun, putya, napakasama nun para kay Inday Sara. Sobrang delikado nun. Nilalagay nila sa delikado yung buhay ng Vice President natin, elected ng taong bayan yun. Oo, dapat nga, pinoprotektahan pa nila yun eh. Oo, again ha, di umano ito. Di umano, tinanggalan daw. Nakita ko yun sa Facebook, it was posted eh. Oo, hindi ko ma-confirm, pero di umano. Pero i-confirm ko yan, tatawagan ako dyan sa Dabaw. Tawagan ko si Ninong PRD. Ninong, totoo ba yun? Oo. O yan, sabi ni Brown na Pinay, nakapost kay Joey. O kumakalat yan sa social media eh, na di umano, tinanggalan daw nito si Inday Sara ng military security. So kung totoo yun, delikado yun. So anong gusto nyo mangyari? Mamatay si Inday? Parang si Donald Trump, naglagay ng mga mahihinang mga special service agents dun. Putragis yan, yung baril hindi ma-shoot dun sa lagayan. Kaya nga ang tanong, sinong kawawa? Napansin nyo ba si Inday hindi masyadong nagsasalita? Kasi nga, sa tuwing magsasalita siya, puta kinakawawa sila. Oo, di ba? Kaya medyo nakakaawa itong mga Duterte dahil, alam mo na, sobrang sila yung ginugulpe every time na may mga gumagawa ng iskandalo sa hanay natin. Posibleng sinadya raw na sa Amerika ilabas ang video para hindi sila makasuhan dito sa Pilipinas. Kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Itinanggi naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman ang grupong may sub sa naturang video. Sa inilabas na pahayag ng partidong PDP, sinabi ni Duterte na matutuldukan lang ang isyong ito kung sasailalim sa hair follicle drug test si PBBM. Kung magnegatibo, tsak na mawawala raw ang agam-agam sa kanya ng publiko. Which is true, diba? Which is true. Sabi nga ni PRD, the best, the worst self-defense is a personal denial.
Oo, yun daw ang ano, yun daw ang worst self-defense. So, hindi, babasahin ko yung, ano yung worst self-defense. Ano na nga pala yun, PRD, yung sinabi mo, ang ganda nung sinabi mo na yun eh. Ayan, the weakest form of defense is denial. Oo. The weakest form of defense is denial. So, pag dinideny nyo lang, eh, hindi nyo nadidepensaan yung sarili nyo. Kaya sinasabi na nga lang ni PRD na wala kaming kinalaman dyan, pero PBBM, tulungan na lang kita. O, para matapos to, pa-drug test ka, para po siya yung mga nagpapakalat ng mga video mo, ay, ma-debunk na natin. Masabi na natin na talagang hindi ito totoo. O, di ba? Ayan o. Oh. So, klaro na dininay ni PRD na alam nila yung mga nangyari dyan sa Amerika. O ngayon, kung nagsisinungaling si PRD, sana yung maisog sa Amerika in Vancouver, magsalita kayo, PRD, sinungaling ka, alam mo to. Ikaw pa nga nagbigay sa amin ng video eh. Ah, diba? Sana gawin nila yon kung nagsisinungaling si PRD. Pero dahil naniniwala ako kay PRD, I stand by him. Pag sinabi niya na hindi niya alam yun, hindi nila sanctioned yun, ibig sabihin, kung sino lang yung mga nandoon na mga, ano, na mga Jollibee, sila lang talaga yung may gusto niyan. At sila lang ang gumawa niyan. At yun na nga ang problema. Worst case, eh, etong mga Duterte, eh, yari na naman. Durog, gulpi na naman tong mga Duterte na ito. Wala pang tugon ng palasyo tungkol dito. Dati nang itinanggi ni Pangulong Marcos na gumagamit siya ng illegal na droga. Nagpapalita mo na... Hindi naman tinanggi. O talaga tong TB5 na to, walang tinanggi. Never tinanggi ni BBM na gumagamit siya or gumamit siya ever. Ang nagsasabi, si Bersamin, si Abalos, si ganito, si ganyan. Pero siya never niyang inamin na gumamit siya, may history siya ng paggamit or gumagamit pa rin siya hanggang ngayon. Walang ganun. Oh, di ba? Walang ganun na mga nagaganap-ganap sa buhay. Oo, wag kayong mag-alala. Oh, hindi ba? Sabi nga ni Aisha the Traveler, kung mahina ang utak mo, bawal ka dito. Gusto ko lang naman na mag-isip kayo kasi meron naman tayong punto, di ba? O, kasi sino ba talaga bida? Sa Banateros kasi isa lang ang bida eh. Tatlo lang pala. Yung mga Duterte, apat pala sila. Apat. Yung mga Duterte, sila lang po ang bida. Yung mga iba, bagamat mahal natin din sila, kaibigan din natin sila, sinusuportahan din natin sila. Oo, sabi ko, i-rewind ko. Nabasa ko, GC mo, pambihira, nadamay pa ako. Hindi, banat bay. Hindi ba? Hindi ba banat bay, di ba? Nakakalungkot na baka mamaya, nakakalungkot na baka mamaya, eh, dahil dito, yung pinaghirapan nating pagsunod-sunod sa maisog, pakikipag-meeting, pakikipag-convey, yung mga pagsama sa mga organizing, yung mga pagko-cover, syempre mawawalan siya ng visa kapag ka na, ano lang, alam mo yun, na samahan tayo ng mga bulok ba? May sakit si Banat Bay! Kaya hindi nakapag-live ngayon, kayo talaga. Oh, pero masama ang ano niya, masama ang syempre ikaw naman maulan na, nagmotor-motor ka kami kagabi, umuulan eh. Di ba, anad ba, nilaglag mo pa ako, hayop ka busdada? Oo, hindi, opinion ko lang to. Oh,